deliver not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reach not unto you. For we are come as far as to you, also in preaching the gospel of Christ. Not boasting of things without our measure, that is, of other men's labors, but having hope, when your faith is increased, that ye shall be enlarged by you, according to our rule abundantly. To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's lines of things, be made ready to our hand. But he that glorieth, let him glory in God. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commended. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita ito sa chapter nito. We pray na buwan namin sa stansya, Panginoon, ng inyong salita ngayong hapon, Panginoon, especially this chapter. Napakarami po ditong memory verse. I pray kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapapun na po. Again, good afternoon po sa lahat. Title po nito is Approve of the Lord. Approve. Sinong approve dito? Alam nga yan, mag-ano kami. Ito nga, sa pag-ibig. So, na-approve na kami. Malapit na i-release yung cheque. So, ito na naman. Sakyan. I-approve na naman yan. Alam niyo, approve? Ano yung approve? Ay, galing. So, bago ka ma-approve, may pinag-uusapan dyan. Di ba, katulad nga sa bangko, mangungutang ka, syempre, kailangan maayos kang tao, magbabayad ka, hindi ka tatakbo, may pangbayad ka, may maayos kang buhay, taba, or business. So, ganun din naman, pag maniligaw, di ba? Ano yung approve sa'yo, Jamie? Ito, mataas ang ano nito eh. Standard. Nakikita ko pa lang eh. Ganun talaga, di ba? Dadaan yan. Approval kay tatay, kay nanay, kay pastor. Sana, ma-approve sa akin. Ganun, pag matino, amen? Tingnan mo yung itsura. Hindi naman masyadong kailangan pogi. Basta, hindi naman ano, di ba? Kaya mong tsagain. Ganun ang rule sa atin, ha? Hindi tayo dito plastic na, hindi ako naghahanap ng maganda eh. At least naman yung kaya mo i-tolerate yung karakas, di ba? Pero ano yung privilege mo yon? Okay, hindi yon something na hindi yan. So, iba kasi ganun. Anyway, tayo napunta doon. Kasi, ang title po nito is Approve of the Lord. So, medyo mabigat kasi ayun nga, nabanggit ko kanina, yung ibang babae, mababa lang ang standard. Basta lalaki ka, babae ako, let's go. Baba, di ba? May mga ganyan, kalokohan sa Facebook ngayon, di ba? Kahit naman saan. Ganun din, pag pinanood nyo yung sa, ano ba yan? Sa TV. Nagkita lang ngayon, mamaya sila na eh. Eh pag kayo, nood kayo ng nood ng ganun, iisipin mo, okay lang, di ba? Kasi magulang nyo pa, hindi pa masyadong, ano, ayos din ang standard, wala. So, wala pa kayo sa church. So, maganda po maganda yung standard. At, kung iba sa atin, mataas yung standard sa kung ano man yan. Eh, sakyan, kaya gusto ko Toyota na. Kasi nga, okay naman yung Suzuki. Kaso, matagalan yan eh. Bugbugan yan sa church. Eh, sabi ko, eh, kung may pera na rin lang, sana matuloy. Di yung ano na, amen? Kaso may chismis sa Toyota, hindi ko alam, totoo eh. Nalulugi na raw, hindi naman pala. Posible, malulugi ang ano, Toyota, hindi. Anyway, sana ba ako? So approve. So, sana yun na, pinahagingan ko lang yun, sana tayo maayos ang ating standard. Amen? Sa, yan, sa pangasawa, magiging kaibigan, sa lahat ng bagay. Hindi naman kayo dadaw niyo yung iba, pero standard nyo, andun. Example, kaibigan, no? Di kaibigan, pwede naman itang malayong kaibigan, di ba? Lalo tayo, mga Kristiyano, tayo na yung pagkaibigan sa kanila, patulungan sila. Okay? Hindi yung abusuhin tayo. Okay? Kailangan maintindihan yun. So, yan. So, lalo na pag-approval ng Diyos ang hinahanap mo.
So, ang Diyos kasi ay both mataas, pero binababa niya yung sarili niya, di ba? Yung maganda sa Diyos eh. So, kaya nakakapanghinayang yung mga hindi maligtas kasi hindi lumalapit sa Diyos, mayabang pa, nilapitan mo na nga. In a way, parang ano yung utak mo, parang ano, bato. Dito na nga tayo, mamaya pupunta tayo dun, nabanggit ni Paul yung kanina eh. So, parang yan, sa alala, yan lagi na sa utak natin, di ba? Gagawin ba natin to? Hindi natin yung mahal yung kaluluwa. Amen? At hindi lang, kasi ano yung long term yan. Long term, ano yung sa alala natin. So, paano ako ma-approve ng Diyos? Yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Especially sa mga Kristiyano na to, ha. So, kung anak ka na ng Diyos, in a way, approve ka na, in a way, ikaw ay tinanggap ng Diyos. So, anak ka na nga niya, inampun ka niya. Pero, dito naman, sa paglilingkod ngayon sa Diyos. Iba pa yun. Okay? So, again, sa kumpanya, hindi rin pantay-pantay din. Kahit yung mga anak mo, minsan, itong isa, sumusunod. Ito, medyo lang. Ito, sobrang sumusunod. O sinong pagkakatiwala mo dyan? Kenneth. Tatlo anak ko, kunwari. Yung isa sumusunod, yung iba hindi. Yung isa sobrang sumusunod, masipag pa. Masaya pang sumusunod. Sinong pagkakatiwalaan ko dun? Hindi sumusunod? Sino? Yun, di ba? Hindi pantay-pantay yan. So, ganun din sa Diyos. Gusto niya, kunwari naman, lahat na tayo, gusto natin. Kaso iba, hindi pumapasa or hanggang dito lang. So, yun, kaya yun ang pag-usapan natin ngayon. Kung paano tayo talagang approved sa Diyos. Okay? So, yung mga ibang topic dito, tsaka tema nung usapan dito, actually, na napasadahan natin natin. Kasi nga, isang buong libro yan, kung ano nasa utak ni Paul, nung time na yun, 1 and 2 Corinthians, bumabalik. Anyway, sige, tuloy natin. Sabi dyan, now I, Paul, beseech you by the meekness and gentleness of Christ. O ano ulit yung beseech? Pinapakiusapan ko kayo. Okay? Parang hinihimok nila ang mga member doon na maglingkod sa Diyos. Pero bakit niya tawag dito? Ini-invoke. Alam niyo ba invoke? Parang hirap na term doon. No? Sa Tagalog yun. Parang pinapasok niya sa usapan ba yung yung meekness and gentleness. Kasi nga, ganyan po pag maglilingkod sa Diyos. Napa ako dito. Ano. Pwede bang maglingkod sa Diyos yung nakakita ka naman lingkod ng Diyos na mayabang? Nakakita ka na? Madami. Lalo sa panahon natin ngayon, kasi ngayon, yun ang sabi na sa inyo, Christianity ngayon, parang iba na eh. So in a way, nakakatuwa kasi, yan eh, kalat eh, pero in a way, napapervert naman. So what kailangan natin gawin ngayon, tingnan natin yung tamang paglilingkod sa Diyos. Okay, kahit ikaw pa yung, sabi natin, ano ba, mukhang successful dyan. Okay, kaya sabi dito, who in presence am based among you. Si Paul mismo, so kilala niyo na ba si Paul? Yung iba, hindi pa masyado. Luitin ko lang, ha? Si Paul ay pinaka, sabi natin, pinakamatindi siyang apostol. Though siya yung latecomer siya, pero nagsipag siya, loko-loko siya dati, pero talagang 360 na naman ako. 180 degrees, si pastor kasi lagi 360 degrees. 180 degrees. Okay, sabihin, talagang turn. Doon siya mapunta, loko-loko siya, biglang turn siya sa Diyos. Okay? So, kaya ang daming pinagawa sa kanya ng Diyos, pati wisdom, mysteries, pinaunawa sa kanya, pati nga yung kanyang ginagawa. So, sa ministry, ganyan po yan. Hindi po lahat tayo magiging, sabi natin, ganun ka-successful. So, tayo nga kahit paano, okay-okay na. Mayroon po nakakilala mga pastor, nilingkod naman, maayos naman nga. So, parang hirap. Parang hirap na hirap. So, hindi mo malaman kung anong problema. Siyempre, pagkausap mo lang naman ngayon, siyempre, hindi mo alam agad eh. Pero minsan, nasa attitude din eh. But anyway, si Paul din, nakwento niya, may mga time na walang naniwala sa kanya. So, tuloy lang. Amen? So, anyway, kaya nung yan, si Paul, kilala ngayon niya. May mga, kaya mga bata ngayon, puro Paul. Sino Paul dito? Si
Madaming Paul kasi nga kilala na siya. Dati, yung, ang ngayon yun. Alam nyo dati, walang may ano sa kanya. Kaya sabi ito, apostol na siya yan, ha? Sa church palang Corinthian, sabi niya, but who in presence am based among you? Ano yung sabihin? Yung sabihin, mababa tingin sa kanya. Pwede ba yung pastor? In a way, kasi nga ako din, nung bagong Kristiyano ako, ano din yan, hindi ko naman naintindihan lahat eh. Kaya nga minsan, yun din, late din ako dati nun. Nakakalimutan nyo kasi nga malayo kami. Kapag tinatamad-tamad ka, atin naman ako eh. Ba't ka natatawa? Hindi, pinuntahan ka naman eh. Pero, yun, di ba? O yung iba naman, nandito na, hindi pa nakikinig. Bakit? Kasi ibig sabihin, yung dapat mong pangunawa kung sino nagsasalita at anong sinasabi niya, hindi mo naintindihan na importante pala yun. So, normal yun minsan eh, no? Lalo sa mga bago. Yung, mahirap yung matagal na, ganun pa rin. So, yan, nakita niyo, si Paul po ay apostol siya, pero minsan, mababa tingin sa kanya. Mamaya, makikita niyo pa dito, di-describe pa siya, tingnan niyo. Kaya sabi niya, but being absent, I'm bold toward you. So, again, wala silang text dati, hindi pwedeng tawagan. Ngayon, pwede kami tawagan ng boss namin pag di kami sumunod. Hoy! Nagawa mo dyan, tagal nito, ganun kami. See, dito walang ganun eh. Letter lang. Kaya sabi niya, eh syempre, kahit na paano, siya yung nag-establish ng church, kinakamusta niya. Minsan, gusto niya pagalitan. Kaya ngayon, kahit wala daw siya doon, I am bold toward you. Ibig sabihin, matapang siya. Kasi alam niya yung tama. Okay, so ganyan din tayo ha. Pansinin niyo, pag kayo mali, ngayon, tagal mo hindi umatin, di ba? Nakamustahin ka, hiyang-hiya ka, di ba? Tama ba? Lahat tayo naranasan yan. O sana, huwag kayong ano, pag inaano kayo. Kasi ako din naranasan ko yung sabi nga sa inyo. Binisita ako ni pastor. Iba yung dating pag ganun eh. Ang daming tumatakbo sa utak ko na pag ganun. Doon hindi ka naman sasagarin. Binisita ka lang, kamusta? Yung naaalala mo lahat yung, oh, ano, ba't wala ako sa church? Anong excuse ko? Mag-isinuari ba ako kay pastor? Alam niya lahat yan eh. Di ba? So, kaya, minsan di na pinag-uusapan yon, alam na yon. So, kakamustahan lang. Yan. So, kaya si Paul, sinusulatan niya lang, alam niya kung ano nangyari doon, ha? May ano siya doon, eh. Nababalitaan niya. Kaya sabi niya, I'm bold toward you. But I beseech you, pero pinapakiusapan ko lang kayo, sabi yan, that I may not be bold when I am present with that confident ka lang. Ano ba tayong bold? Malakas ang loob, di ba? Masama ba yun o may hindi? Depende. Very good. Kasi nga, dito sasabihin niya maya, sabi niya, ayoko maging bold sa inyo. Bakit? Kasi yung context nito, sabi dyan, wherewith I think to be bold against some. So, ibig sabihin, iniisip niya na, ako, loko-loko itong mga ito eh. Yayabang nito. So, pagdating ko, si Paul, iniisip-isip niya na, ito yung sasabihin ko, ito yung ganyan. Ayaw niya noon, amen? Parang kayo minsan, mga nanay niyo, minsan sinisigawan kayo, di ba? Gusto niyo ba yun? Siyempre, ayaw natin. Sabihin na, minsan nga, nagtatampo, sisigawan naman ako, di na ako bata eh. Kaso nga, hindi mo ginagawa yung dati. Ganun lang yan eh, di ba? Pero ayaw nung magulang yun. Pero, minsan kailangan. Amen? Mali ah. Eko eh. So, huwag kayong magtatampo. Kasi normal po yan. Kaya sinasabi sa Bible yan, pag hindi kayo sumusunod, minsan talagang pag-iisipan kayo ng sabihin natin kung ano sasabihin sa inyo para matuto kayo. At minsan, masakit. Okay? Which think of us as if we walk according to the flesh. So, ang ganda natin, dami nito eh. So, ganito yan, nasa aking, again, karanasan ko rin nung ako yan dyan sa ano nyo, yan. Matayuan nyo. Siyempre, si pastor, iniisip ko, yabang, nansin, napapaganong ka kasi nga, sumisigaw. Tapos, ito yung sinabi ng Diyos. So, minsan, di ba may isip nyo na, ito naman, tapos siyempre marinig mo na ibang mga kulto, tinitira niya yung kulto. Siyempre may isipin mo, baka ganyan ka rin eh. Di ba? Tama, hindi. Yun yung sinasabi dito eh. Si Paul minsan pinag-iisipan sila. Eh kaya ka naman, katulad ng topic natin sa 8, tsaka sa 9, ano yun, giving. O siyempre isipin ng mga tao, itong si Paul eh, kami magtatrabaho, kasi ikaw, makungulekta ka na lang. Di ba? So normal po yun, pero nga kaya inaaral at tinuturuan tayo, eh, tao rin yan. Natetemp yan, pero obviously, para nga example sa inyo, huhututamba kayo ni pastor para lang ano mangyayari sa inyo. Di lalo kayong hindi mapapabuti. So, kaya sinasabi dito, sige, iniisip nyo yan. Di ako ganyan. Kaya sabi niya, ito,
Nagbigay siya ng payo sa mga tao, tsaka sa kanya na rin. Pinapatunayan niya, ang ganda nito, ito yung ano to, memory verse ko dati to, tsaka si pastor, hindi makakalimutan. Hanggang 6, okay? So, pakibasa nyo nga, ready, go. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience. Okay, isa-isay natin ha. Kahit nung batang Kristiyano ako, mabigat yung dating sa akin ito. Eh. So, ganito yan ha. Sabi dyan, so, pinag-iisipan nga naman sa si Paul, di ba? Kaya sinasabi niya ngayon, ganito po kasi yan eh, kahit sa office, kahit saan, pag lumaki-laki kayo, kaya nga nabanggit ko rin sa inyo mga nambubuli, di ba? So, ba't sila nambubuli? Kasi may gusto silang mangyari, magawa, maibaba nila yung iba. Kasi pag, ay sa office, ganun yan eh. Pag mas magaling ako sa'yo, sumunod ka sa akin ha, ayoko. So minsan tama lang naman sumunod ka, minsan hindi. So pataasa na yan. Ganyan po yan kahit saan. Eh paano ngayon yung mga lingkod ng Diyos? Eh minsan kailangan din pasunodin yung mga tao. Diba? So kaya sinasabi niya dito, hindi tayo katulad ng iba na... Sa US, ang usapan na naman ngayon na buwis kasi nga, ang taas na inflation sa kanila. So, kaya ang isip lang mga laging gobyerno, simple lang eh. Tax. Ganun lang yan, ha. Kulang tayo ng pera, pagbayarin yung mga tao. Eh, obviously, hindi dapat ganun. Kasi nga, tabaho ng tabaho, para sa kanila dapat yun. So, pag mga loko-loko yan, yun ang lagi nilang weapon, ibig sabihin, eh, yan ang batas eh, sumunod ka. Diba? Kahit sa bakuna na yan, napag-usapan na natin yan. Pero tayo naman, paano mo pasusunodin yung mga dapat mong pasunodin? Either, yan, pagpastor, yung mga tao, or kahit kayo mismo, kunwari, yan, may isang bully dito, isa dito, mali yung ginagawa. Eh, minsan, di naman pwedeng isumbong lahi kay pastor, nakakahiya din, di ba? Or minsan, so, anong gagawin nyo ng kayo-kayo na lang? So, ano yung dapat nyong gamitin na weapon? So, kung sila, ginagawa nila, pagsisinungaling, diba? Pang gigipit. Ganyan ang ginagawa niyang mga yan eh. Iniisip nila kung paano tayo gigipitin. Eh, hindi naman tayo ganun. Kasi in-explain ni Paul dito, kung gusto niyo magtagumpay sa Christian life niyo, huwag kayong makikigaya doon sa iba. Okay? So again, yung sa mga churches na lang, anong weapon ng mga churches? Iba na ngayon. Ha? Pasosyalan, psych ops, parang ganun yan eh. Bigas, ganun din yun. Music, very good, no? Mga doctrine na convenience. Okay? Kaya ang daming tao, ang daming tao, tapos magandang place. Okay? Wala. Kaso susuway tayo sa Bible, okay lang yun. Mga peke naman yan, mga yan eh. So, hindi tayo ganun. Tandaan nyo po yun. Kaya lalo nyo ma-appreciate yung church natin pag inaaral nyo itong mga to. Si Paul, ganun siya. Hindi siya nagmadali. Soul winning lang, and then akay, and then preach. Ganun na tayo. Kaya sabi niya dito, for our weapons of our warfare, pag weapon, gamit, warfare, gera. Nasa gera ba tayo? Mga Kristiyano, yes. Pero pag sabi dito, hindi carnal. Ibig sabihin, yung hindi nga katulad ng sa iba, na carnal, makalupa. Okay? Yung intimidation, ano man yan, panggigipit, at alam mo na, spell, alam mo yung ginagawa ng Hollywood, yan, yan, pagandahan, ganyan lang yan eh. Makamundo. Sabi dito, ano yung kabaliktaran nun? So, para maintindihan natin yung kabaliktaran ng carnality, nasa isip ko na naman, syempre kasi napapatingin din ako sa Facebook, di ba? Nabansin ko itong mga to dati, yung mga bastos ba? May iwasan eh, no? O ngayon, pabastusan na lalo eh. Kasi napansin nila, yung dumadami yung view, lalo kang sa algorithm, ikaw lagi makikita, move you ka na naman. Doon yung iba naman na style, di ba? Eh, yung iba naman sa mga tawag dito, mga clickbait, alam niyo yung clickbait, lalagyan nila ng title na talagang maano ka. Tapos wala naman pala, di maaasar ka ngayon, magko-comment ka doon. Ano nangyayari po doon? Carnal 'yon, ibig sabihin alam nila
yung mga tao yan, titingnan nila to. Yung mga kalokohan, titingnan nila to. Tatawan, pag-uusapan, isi-share. Karnal yun. So, yung Itbulaga, paano sumikat yan? Kabastusan. Ganyan yan. Puro comedy. Tapos, yun. Ganun lang yun. Ano pang alam nyo sikat? Yung YouTube, sikat na sikat ngayon. Pero nag-umpisa yan kasi dati, ano sila yung maganda. Yung idea. Pero ngayon, nire-restrict yung verity. Yung verity, ang balita ngayon, tinanggal nyo naman yung YouTube nila. So, ma-visit ka eh. Pero, yun nga, gusto ko lang sabihin, huwag kayong maiinggit sa kanila. Ang galing ng ano, iglesia ni Manalo, ang dami nilang tao. Kasi nga, inoopera nilang bigas, tapos ganun nga, tapos ang ganda ng church namin, pag ang laki pa na, malaki kayo, mayroon kang connection. Hindi tayo ganun. Ang problema ibang Baptist, ganun, gumagaya din. Kaya nga, asal-nasal ko, hindi mo naitindihan yan na ito yan eh, carnal yan eh. Tapos gagamitin mo rin, di damay-damay pati kami, pati mga totoo. Men, kaya mabigat po itong anong to, mabigat itong topic na to. Kaya sabi nga sa inyo, bago pa ako, naintindihan ko agad yun eh. So hindi ka gagamit kung anong ginagamit nila kahit mumukha silang successful. Okay? Hindi mo gagamitin yung gamit nila yun, hindi tayo ganun. So anong kabaligtaran nun? Hindi tayo gagamit nun, pero meron din tayong weapons. At panalo din tayo. At hindi nga tayo matatalo. Eh. Ano yun? Yung mga bagay daw na sa pamamagitan ng Diyos. Sabi dyan, mighty. Ibig sabihin, hindi niya magagapi yan. So, again, sa history ng church natin, di ba, na tapos na natin yan, yung Christianity ngayon, hindi talaga nila matalo eh. Kaya darating talaga yung time na paypilitin na tayo. Kaya nga yung ginagawa nila ngayon, globalization, technology, para hindi ka na makakapag, paano ka pa makapag-preach kung lahat na nakarecord, nasa alam na nila. So kahit, for example, nasa bakla na lang, yun ang topic natin next week, di ba? Next week. So dati hindi tanggap yan, pero ngayon bakit ang dami na tumatanggap? Kahit nakakadiri yan, alam mo, nakikita mo pa lang, ano yan? So dati, pag yung technology ngayon, nafi-filter na nila yung mga, yung Bible, tsaka yung opinion ng mga Kristiyano, ano mangyayari? Kala nila, kakakalain ng marami at maraming maluloko na okay lang yan kasi wala namang nag-o-post, di ba? Eh kaso nga pinilter na eh. Meron nag-o-post pero pinilter. So gusto ko sabihin lang, hindi nila kaya tayo supposedly, pero darating yung panahon nga, pag marami nang naloko din, humina yung Christianity, maluloko na rin tayo. Okay. So anyway, so pansinin nyo yung mga, ano yung weapons ngayon natin? Yan, salvation, gospel, Bible, yan. Okay? Ating, ang tawag nila dyan, armor of God, di ba? So, helmet of salvation, ano pa yan, shield of faith, breastplate of righteousness, belt na truth, then, feet shod with the preparation of the gospel. Ano nakalimutan ko? Sword of the Spirit, di ba? So, hindi po matatalo yan. Kaya nga, minsan, natawa ka na lang sa mga nag-go-go against sa Christianity. Pero still, kaya yun ang piliin mo. Huwag kang karnal din. So, ganun sa church din. Paano mas maayos yung church, ba't yung iba hindi? Ano gagamitin mo? Gagamitin mo ba yung ano nga nila? Yung gamit nila, politika, kung ano man yan. Paano yung iba lumalago? Yung pera. Gagamitin ba natin yun? Hindi natin gagamitin yun. Okay? Kaya ngayon, ito, balik tayo sa sarili natin. Kasi ang pinapayo nyo dito is kayo. Okay, anong gagawin nyo? So, meron kayong mga kahinaan. Paano nyo pagtatagumpayan among yourselves, saka personal, sabi niya, casting down imagination in every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Yan muna tayo, ha? So, ang imagination po sa Bible, birang walang positive na nakita ng imagination, eh. Madalas ang imagination dito kasi nga hindi totoo. Pero parang totoo. So negative po yan sa Bible. Ngayon, sa atin, pag being creative, okay lang yan. Okay? Pero pag imagination, hindi totoo, tapos yun ang totoo. Kasi yun ang sinabi ni Yoda, eh. Ang sino man yan, si Tony Stark. Sabi dito, in every high thing that exalted itself against the knowledge of God. So pag may nagsabi sa inyo, dapat sumunod tayo sa Diyos. Ayoko na yung Diyos, meron din akong ibang kung ano man yan. Meron ang Buddhist, kung ano man, may philosophy ako. Kahit ano pa yan, pag sinabi nilang, hindi ako naniniwala sa Diyos kasi, yun na po yung sinasabi dyan. Tinataas nila yung sarili nila, itong Diyos.
Tapos, sinasapawan nila ang Diyos. Kung ano man yan, love life, ano pa, laro, ano pa, pangarap sa buhay, yan ang importante. Pamilya, kaibigan. Pag tinaas niya na yan sa Diyos, hindi yan dapat sa atin. Amen? So, paano gagawin ito? Tapon mo, ibato mo, ganyan. Balibag. Hindi yan dapat. And then, isang another feature na bukod sa binabalibag mo naman, ginagapos mo naman daw. Again, again, gusto mo talaga mag-boyfriend na, gusto mo mag-girlfriend na, hindi mo naman iwasan basta, kasi anong pinapanood mo kasi? Dito ka sa Diyos, mawala yan. Makinig ka ng preaching. I'm sure, hindi nyo nakukuha lahat. Eh, di pag-uwi nyo, di pakinggan nyo pa. Mawawala yan, yung mga disal nyo dyan. Sa hindi pa naman kayo handa. Kaya parang gapusin nyo and every thought to the obedience of Christ. Okay? Kailangan ko sumunod sa Panginoon. Ito, sa trabaho, ganyan. Eh, kaso gusto ko yumaman eh. Paano yan? Di, igapos mo yan. Magsumunod ka lang sa Panginoon. Yun ang sinasabi dito. Ang dami pwedeng ano to eh. Expound to eh. Pero tapos natin to this afternoon. No? And having in readiness, okay? So ginawa mo na yon, yung imagination ng masama. Tinapon mo, yung iba naman, kinapture mo. O, dyan ka lang, ha? In love na ako, eh. Dyan ka lang! So, sumunod ka sa panin. Kaya sabi doon, in having in readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled. Ito lang sinasabi po dito, pag ikaw naman, ha, kaya nga madalas pag sa preaching, so, nasabihin ko, ito yung mali, di ba? Mga bata, dito kayo ngayon. Tapos, kukwento ngayon dito, ano yung ma-fulfill nyo, ano yung ma-accomplish nyo pag nalagpasan nyo itong stage na to at andito na kayo. Okay? Kaya sabi dito eh, ang maganda niyan, pag na-overcome mo na to, maghihigante ka ngayon. Ano yung sabihin ng maghigante? For example, parang si Paul nga, pinaka-perfect example eh. Dati sobrang loko-loko niya eh. Kaya kinakwento niya yun. Again, huwag niyo nang kwento ibang detalye ng kalokohan niya. Lalo yung hindi naman public. Pero yung kasi public yung sa kanya, kaya ang ginawa niya, ganito ako, nakita niyo naman, pero ngayon, ganito na ako. O ano ngayon? Yung iba, galit pa rin, pero hindi, nakita nyo na yan, ano ba? Anong gusto yung gawin ko? Kasi sabi niya, maghihiganti siya ngayon in a way na yung dating disobedience niya, ngayon, obedient na siya ngayon, eh para siyang gumaganti, amen? Hindi nyo ba yun? Hindi naman hindi nyo yun eh. Yan yun, kung dating ang tamad, alam mo, tamad ka dati, anong gagawin mo ngayon? Kung ano, sipag nung sipag, ganito lang. Eh, ikaw, dati alam mo, tamad ka, eh, lagpasan mo pa yun, yung sipag nung iba. Kasi, nakita mo yung dati mong ginawa, eh. Yung dati kang loko-loko. Naitindihan nyo ba yung sabi ko? Yung, ano dito, yung revenge. Okay, sana naitindihan natin yun. So, ito naman, medyo, ano siya, yung practical application ulit sa mga member, no? So, do you look on things after outward appearance? Parang kanina yung, binabalik yung karnal. Okay? Huwag kayong tumingin sa nakikita lang ng sa labas. If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself think this again, that as he is Christ, even so are we Christ. So, babalik tayo sa kanina. Yung sinasabi ko kanina, pinag-iisipan nila masama si Paul at yung ibang lingkod din ng Diyos. Sandali. Kung sa palagay mo, lingkod ka ng Diyos, kami rin, parang ginaganon lang nila. Okay? For though I should boast somewhat more of authority which the Lord had given us for edification and not for destruction, I should not be ashamed. So, ganito po kwento niya na. So, naalala ko lang agad si Pastor kasi nga, minsan may mga member na ano, natin professional, ganyan, mayabang. Kasi, malaki kumita, ganyan. Siyempre, isipin ng Pastor, paano ko pasunurin to? Eh, wala naman lang sinasabing masama. Kaya ayaw pa rin sumunod. Kasi may something sa kanya, no? Kaya naisip rin din ni Paul na dito, may authority kami, ano ba? Pero hindi ko kayong pinagyayabang. Pero obviously, obvious ba na meron silang authority? Napaka-obvious nun eh. Yung mga apostol, may authority talaga sa kanila. Ang binigay sa kanila yun ng Diyos, pero hindi para pagyabang, para saan daw? For edification and not for your destruction. Eh, ba't binibring up niya yung destruction? Kasi nga, minsan, katulad na, kunwari, may tiniwalag tayo, kunwari, si Christian, nag-boyfriend, so ayun, nag-girlfriend unbeliever, sabi ko, oh, tiwalag! Sama naman ni Basdo! Authority ba siyang gawin yon? Eh, sabi dito, hindi ko naman gusto kayong masira eh. Kaya kung nga ginawa yung para mag-isip-isip ka, ngayon, mami-miss mo yung church, eh, mali pala yung ginawa ko, ano ba naman to, pwede namang,
I-sharean muna, tapos wag na save, edi okay. Oh, maling-mali pala ako. So, yun sabi ni Paul, kung papagalitan man kayo, may gagawin yung lingkod ng Diyos sa inyo, pinagalitan, o kung ano man yan, hindi naman yun para makasira kayo, okay? Kaya sabi niya, I should not be ashamed. That it may not seem as as if I would terrify you by letters, for his letters, sabi ko kanina, oh. Ito yung sinasabi sa kanya, for his letters, they say, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech is contemptible. Ano yung contemptible? Pwedeng sabihin nakakadiri or imagine nyo kung ako magsalita. Ang ngayon, kapatid! Tayo, ayo! Maganda yung sinasabi ko, pero may something sa boses ko. Kaya yung iba, may mga ganyang pasto, kaso nahihiya din. Kasi nga, tatawanan. Eh, ngayon, alam na natin si Paul, ganun pala. Tatawanan mo ba yun? Huwag! Makinig ka kung ano sinasabi niya. Amen? Ngayon, yung ibang pasto naman, nausobrahan naman. Diba? Module. Sinasadya po yung pag kayo kailang mag-usap, hindi ganun magsalita, pero pag nandito na, merong tamang mga kapatid. Kasi magandang pakinggan, di ba? Yeah, pero ewan ko sa'yo, di ba? So kaya sana hindi kayo niyo hinahanapan ng ganun. Kaya ko din yun, kaso mahirap yun. Mabagal yung sinasabi mo, ganyan-ganyan. Tsaka hindi ko gusto yan, tsaka hindi ko style. So, pero ito, nakita ko, kaya sinabi ko lang yun, eh, ganun pala si Paul. Ang tindi ng utak niya, matindi yan, kasi matalino yan eh. Tapos ginamit pa siya ng Diyos, pero ngayon, nilalait siya dito. So, gusto ko lang paalala sa atin dito, oy, huwag ka tumingin na sa labas, amen? Eh, paano kung pastor nyo, di, eh, si pastor dito nga, di ba, maliit. Kaya lagi, yung lagi niya sinasabi yun. Kaya nagpapasalamat din ako doon, kasi nga, sinasabi yun, naintindihan ko yung mga ganitong message. Ayun, lagi yung ano yun. Ako, yung height ko. Ganito. Kasi nga, pag nakita mo, liit. Ito, pwede naman pala. Amen? So, pwede pala yun. Kaya, yan. Sabi lang niya dyan, ayan. So, huwag niyo akong pag-isipan ng ano. Anyway. So, ito na. Tapusin natin. So, ito yung bumabalik na naman yung patama niya ba doon sa mga mayayabang. Okay? So, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. Naalala niyo yung commend? Last time? So, yung binibida. Oh, ito si pastor. Ito si reverend. Ito si pastor. Oh, pastor. Ito, pastor. May iba yung pagtingin. Eh, no? Ngayon, ay, ito si master of divinity. Oh, ito, wala. Sino ka ba? Ang mag-aaral. Alam nyo, pag sa Facebook, ganun lagi usapan niya. Saan ka ba nag-aaral? Hindi, pag-usapan natin ito. Hindi, saan ka ba nag-aaral? Does it matter? Pakita mo yung wisdom mo ngayon. Ito yung ang pinag-usapan natin topic eh. And, kaya ako, hindi ko nilalagay doon. Wala rin akong malagay eh. Pero, ito, anong siya sabi ni Paul dito? Hindi kami katulad ng iba na ganun niya. Si Paul, dati nga yun, hindi pa natin alam eh. Na ganun katindi pala si Paul. Kaya yan is another lesson niya. Kung maglilingkod kayo sa Diyos, huwag niyong hahanapan yung ibang tao na galangin agad kayo. Amen? Gawin mo lang yung mga dapat mong gawin. At maging okay yan. So yan, hindi daw sila wise kung kinukumpara lang sarili nila. So kasi bandang huli, yan, sabihin sa ating title, ang Diyos ang magtataas, ang Diyos ang magbababa, at ang Diyos ang mag-a-approve. So, hindi mo dapat isipin yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Hindi mo, ano, iniisip mo rin, pero hindi yung tipong sinabihan ka lang na wala kang kwenta. Ay, wala kang kwenta, hindi na ako. Hanggang ganun. Bigyan mo rin ng konting ano yung sinasabi ng tao, obviously. Diba? Pero, ang Diyos ang hanapin mo ng approval. But we will not boast of things without our measure. Ito yung measure, paulit-ulit siya dito sa chapter, namansin niyo kanina. So, pagsabot yung measure. Kasi nga, yung kanina, ang approval, may measurement yan. Ito yung magaling, ito yung mas magaling, ito yung pinakamagaling. Hindi masama yun. Pero nga, anong measured ka nagme-measure? Naalala niyo yung ano naman, Matthew 7. Okay, di ba? Judge not, that ye be not judged. For, next doon. For what judgment ye judge, ye shall be judged. At yung sinabi doon, yung meat din, kung paano mo sila sinukat, susukatin ka rin doon.
So, hindi masama yan, pero siguraduhin mo lang tama yung panukat mo. Yan ang sinasabi dyan. Kaya sabi dyan, hindi ako nagmamalaki ng lagpas-lagpas without our measure, but according to the measure of the rule which God has distributed to us. Tandaan nyo yan. Kaya pag sinabi, eh, bakit ikaw mapapastor? Eh, ganito lang ang ano mo. Ah, sa Bible yan. Isa yun sa mga isipin nyo. Eh, ba't ito? Masabi mo itong pastor na ito, hindi marunong. Eh, kasi mali yung ano niya eh. Sabi niya sa Bible eh. Ba't mo inuusgahan? Eh, sabi ng Bible eh. So, ibig sabihin, ganito ginagawa natin pag nag-uusga tayo according sa Bible, sakto lang. Hindi masama. Kasi nga, yun ang sinasabi dito again eh, according to the measure of the rule which God has distributed to us. Ano ba dinistribute ng Diyos sa atin bukod sa kaligtasan? Knowledge. And ngayon, sa panahon natin ngayon, dito na. Ayan yung maganda eh. Tapos public to, hindi yung dati mga Catholic, sila lang may hawak. So ngayon, hindi sila pwedeng loko-loko kasi alam natin lahat to eh. Ayan. So a measure to reach even unto you. So yung sabihin nun, yun nga, ito, sinong walang Bible? Yun lang, pag hindi marunong magbasa at hindi binabasa. Iba, marunong magbasa, hindi binabasa. Sino may kasalanan pa ngayon yan pag hindi mo pa alam? Ikaw na may kasalanan nun. So, for we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reach not unto you, for we are come as far to you, also in preaching the gospel. So, ganito yan. So, parang nag-a-appeal lang nga sa kanila kasi ibang ang iniisip. Eh, sobra ka naman eh. Parang si Moses ba? Tsaka kay Korah. Eh, sobra ka naman eh. Ang authority ni Moses, di ba? Naalala niyo kay Korah. Lahat naman ng tao banal eh. Yung sabi niya. Kinakausap din naman tayo ng Diyos, di ba? Si Aaron naman, tsaka si Miriam. Pero yung paggamit ng Diyos kay Moses, hindi naman katulad na sa inyo. Di ba? So, ganun sinasabi ni Paul dito, okay, parang naututo na kayo, marunong na rin kayo sa Bible, marunong na rin kayo ng ganyan. Oh. Pero, dahil ako nga yung tinalaga, ako alam ko, matured ako, alam ko may mga kulang pa kayo, kaya nga gusto kong ma-reach kayo. Gusto kong maalalayan kayo, gusto kong maturuan pa kayo, ganyan dapat tayo. Amen? So, kaya binigay niyang example ngayon, naalala nyo ba, paano kayo naligtas? Ganun ang approach ni Paul. Parang tayo, kaya ganun din tayo eh. Kaya bold tayo kapag sinira natin, hindi naman sa obligay natin pumunta sa church, pero in a way, meron ka doon hold eh. Meron kang leverage doon. Alam nyo ba yun? Kaya dapat lahat tayo soul winner. Intindihan mo sinasabi ko? Sana naintindihan nyo yun ha. Iniwala kayo, malalim yan. Tsaka hanggang sa abot yan. Ibig sabihin, may leverage ka na ikaw yung ginamit ng Diyos parang maligtas sila eh. Oh, di ba? So again, hindi mo pagmamalaki yun, pero pwede mo rin paalala. Kaya pag nag-resolve yun, kasi alam ko na nga rin yung kalokohan ng iba, di ba? Eh, lahat tayo, anak ng Diyos, hindi naman totoo. Kaya bandang muli, ang style natin dyan, ano, kailangan ka naging anak ng Diyos. Pag medyo may pride pa yan, ano, ngayon, pumunta ka dito, pero matagal na ako anak ng Diyos talaga, ba? Oh, mag-iisip yun. So kahit pa paano, yung mga mayabang, tanggal yung yabang nila. Ganun po yung ginagamit na style din ni Paul ngayon. Pero again, hindi para sarili niya, para sila ay malalayan. Maganda, no? Anyway, kasi sabi dyan eh, tagasan ba si Paul? Eh, tagasan yung Corinth. Layo nun. Asab, iisipin nyo ba na hindi ko inireach ngayon? Eh, inireach ko nga kayo dati. Paano ko nakarating dito? So ang galing ng ano ni Paul eh, di ba? So ganun din tayo pwede natin gamitin yan. Kasi yun talagang totoo. Siguro doon mo totoo yun. Hindi yung tipong ano, di ba? Iba ngayon, kaya nahihirapan din yung mga ibang pastor kasi hindi nila pinapractice to. Or, kaya iba, naging member sa kanila kung ano-anong connection lang. O kamag-anak niya, di ganyan. Maganda rin yun, classmate. Pero, lalo yung ginagawa natin, di ba, hit anywhere tayo eh. So, wala ditong magmamalaki na, di ba? Ako yung taga-Lizel, alam nyo ba? Ako lang taga-Lizel dito. So, what, di ba? Na-reach ka ng ganun ding pamamaraan, walang pinagkaiba. Amen? So, wala, sabi niya, not boasting of things without our measure, that is, of other men's labor, but having hope when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly. Okay, parang bumabalik siya ngayon sa giving dito. Ibig sabihin niyan, alam naman natin, nabanggit natin ng chapter 9, tsaka chapter 8, yung giving, naalala nyo, binanggit natin yan ha. So yung pastor ngayon, siya yung gumagastos. Kung meron siya, kung may iba kasi ganun, may support eh. Certain yung mga ganun. Eh, no? But anyway, so nagtsatsaga siya ngayon. Pero parang niya, pastol,
Yung pasto, pag dumadami ng tupa niya, may inaasahan na siyang magagatasan tsaka makukuhaan ng pangailangan niya rin. Ganun po yun. Kaya sabi niya doon, yun din ang hope niya. Ibig sabihin, gusto ko yung lumago para I will be enlarged by you. Ibig sabihin, kung nagtrabaho na rin kayo, mature na rin kayo, pwede ko kayong utusan, pwede ko pa yung, alam niyo na, yung pera din, nakakatulong na rin kayo. Amen? Yun yun. Okay, pero obviously again, hindi lang sa pera applicable yan sa maraming bagay. Yan, kaya sabihin niya ngayon dito, ano ba yung target niya? Hindi lang pera. Magagamit ko ngayon kayo. Kasi ang ano niya talaga, preach the gospel sa lahat ng, hindi niya kaya naman yon. So ako, hindi ko rin kaya. So kaya nga, tinuturoan kayo ngayon, later, kayo naman yung mag-preach sa labas. Okay, sabi, to the regions beyond. Kaya may kanta tayong ganyan eh. Yung sinabing beyond, lagpas. Sa ngayon, dyan lang tayo sa Alaala, dito lang tayo sa San Mateo, may lang tayo sa Montalban. Ang dami pang lugar, di ba? Ang dami. So, sino yung gagamitin ng Diyos yan? Siyempre, kayo na. Amen? Amen ba? Amen. Yan. Tsaka, balik nyo rin yung ano, ha? Ganun, sa support, sa pera, kung sakaling ano, magagamit kasi yan. Ano yung we not to boast in another man's line of things made ready by our hand? So, yung ganito po yan eh. Ibinanggit niya rin to sa maraming, alam ko sa Galatians, binanggit niya rin to. Ibig sabihin niya, kahit sa business po, ano yung gusto mo? Yung minana mo na lang o yung ikaw yung nagsimula? Depende sa'yo. Diba? Alam niyo po yung mga malakas na pangarap sa buhay. Ganun. Gusto nila sila yung magsimula, makita nila yung lumago. At pag lumago, siyempre ikaw yung nasa taas, edi ikaw rin may kinabang. Yan. So, ganun siya sabi lang ni Paul dito. Na okay naman na makinabang ka sa ginawa na ibang tao, wala rin naman masama doon, pero inasabi niya lang yung ano niya dito, standard niya, mataas. Okay? But he that glorieth, let him glory in the Lord. So, kalimutan ko na naman ito, pero si Jeremiah to, sinabi rin nga si Jeremiah, ibig sabihin, sinong magamayabang dito? Kaya minsan pag may bago, ano ba, mayabang yan eh. Diba? Pag may, yan, okay lang sa church eh, basta ma-handle. Kasi minsan, iba, minsan talagang di maiwasan maiinggit eh. Okay, maiinggit ha. Puntahan na nga natin. Glory. Kalimutan ko ba sa Jeremiah? Ito yan. But let him that glory. Ito yung sabihin, nag-religion. Yes, panalo ako. Yes, pogi ako. Yes, malakas ako. Yes, mayaman ako. Maganda naman yun. Kaso, hindi, huwag ka daw dumag-glory kasi lahat yun galing sa Diyos eh. So kaya ito yung kung gusto mong magmalaki, magsaya, magparty-party, ito daw yun, ito dapat. Kaya kung hindi ka ganito, kung hindi ka ligtas, huwag ka magparty-party. Again, di natin sila pagbabawalan, pero sa utak lang natin, itong mga to, saya ngayon. Sa impyerno naman, amen? So ngayon, ganito yan, pag naalala nyo lagi, saan ako at paano ako mag- glory, sabi diyan, that he understand it and know me. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala ka ba ng Diyos? And that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So, kung hindi mo alam yung mga bagay at kahit ligtas ka na, alam mo ba yung mga dapat mo malaman about God? O ligtas ka na, salamat. O ngayon, doon na ba yun? Tingnan mo yung sarili mo, doon sa mga mature, kumpara mo. Pareho ba kayo ng level ng paglilingkod tsaka ng blessing? Hindi lang sa pera. Hindi kayo pareho. So ngayon, i-desire mo yun. Lord, so, gusto ko after ganyan-ganyan, pag malaki na rin ako, matanda na rin ako, gusto ko ginagamit ako ng Diyos. Hindi ako yung pagpainit lang na sabi nga nila ng upuan sa church. Okay naman yun. Okay naman yung nasa church pero minsan lakas mga asawa ng pastor. Diba? Pero nga, ano yun eh? Ibig sabihin, pang, anong tawag dito? Pang insight ba ng or pag-provoke sa inyo, hindi sa masama, pero para maglingkod din. Kaya sinasabi lagi yun,
ano ginagawa si George? Magpainit lang kayo ng upuan. So obviously, pag naunga, no? Salamat, nag-church ako ngayon. Pero hindi ko gustong painitin lang na painitin to. Ibig sabihin, maglilingkod ka rin sa Diyos. Amen? Lalo yung mga lalaki ngayon, no? Ang sarap pakinggan ng preaching. Sana dinidesign nyo. Ako naman, next time doon, 10 years from now, mapalo din ako doon. Ako yung air yung pinapakinggan nila doon. Amen? At tama, ha? At hindi rin madali. Pero sana ganun kayo. Kung babae naman, ganun din. Ako, laki ko, yung mga anak ko, yung mga ganun. Amen? Kasi training ko, nilagay ko sila sa church. Kaya lang, for he that glorieth, sino gusto magsaya? Huwag kang magsaya kung ano man yan, makamundo. Sa Diyos ka, mag-glory. Okay, hindi ko alam exacto yung anong glory. Malwala at hindi. Tingnan na nga natin. Magmamuri, magmapuri. Nagmamapuri at magmapuri. Puri, o. Kasi parang gano'n, no? Mapuri ka. Gusto mo puri ka, anong mapuri? Ang pogi mo, yaman mo, yaman iba da. Oh, nakaginto, oh. Yung pala, hindi. No? Ay, bago yung sapatos, hiram lang pala, di ba? Ang kaya, ang ganda ng hair mo, ha? Patingin ko nga, nahulog, di ba? Parang... Ngayon, namumuti na rin yung buhok ko. Anyway, so, tandaan niya mga bata. I mean, anong gusto mong maging sikat? Saan ka sumikat? Alam niyo na yan, kaya ito mga ito, ang hilig sa basketball eh. Kasi pag nakikita mo, galing nyo, no? At hindi ko ma-appreciate din dati yan kasi hindi ako magaling dyan eh. Pero nung naiintindihan ko na, tapos yung mga alam niyo naman sa NBA, ang gagaling ng mga kuha nun. Kaya nauso dati yung mga card binibili ng ano, tindi na itong mga to. Nasa utak nito mga to. Kaya kasi na-capture nung ano eh, nung NBA yung imagination ng mga lalaki, di ba? He that glorieth, let him glory in the Lord. Amen? Amen. Mangarap kayo, sana ganito. Yan, nag-preach kayo, gusto winning kayo every week, every week. Ito po yung record. Kung di man, din saan, di natin na record dyan. Ako yung nag-disciple dito. Ganun, dapat ang ano nyo. Ito yung nasyarang ko dati to, ngayon, pastor na. Mga ganun ba? Yung ibang pastor, ganun din ang inaano nila. Yun ang gusto natin. Amen? For not he that commended himself. Kasi iba naman, ako, magaling ako. Kaya yung nasa din ako sa mga Afrikanong friends ko sa ano, sa Facebook. Iba, di ko pinapansin. Kasi nga, yung sabi naman ng iba, nang nangihingi. So, yun. Alam mo ba yung ministry namin, ganyan? Okay naman. Inaano ko rin. Pero, minsan, alam mo ba, magaling ako mag-preach? Alam mo, matalino ako. Sasabihin mo ba yun sa iba? Ayaw mo makita nila kung totoo talaga. Amen? Kaya ganito yung pinakahuling ano natin eh. Hindi ikaw nagmamalaki sarili mo, hindi ikaw yung approve. Ang Diyos ang mag-a-approve sa'yo. Eh, paano kung malalaman approve ako ng Diyos? Eh, paano nga ba? Magkakaalaman yan. Pagpalain niya yung, sabi nga sa Bible, yung gawa ng iyong kamay. Ibig sabihin, nagsipag ka ngayon. Inexpect mo, magtatagumpay ka. May mga bagay, especially nga sa church, na hindi pwedeng dayain yan eh. Iba pa rin, sinusubukan pa rin. Pero wala, walang kwenta yun. Bandang huli, oh, ito ha, sabihin ko na sa inyo, kaya pangarap ko sa inyo, kaya puro Bible tayo, Bible dito. Kasi ayoko dating yung panahon, mamatay na ako, walang papalit. Yun yung isa sa mga parang, ano, diba? Wala ka na train. Nag-aalala ka sa property nyo. Kasi alam mo, parang sa Solomon, diba? Ang dami niyang anak. Ang laki ng mga building. Sabi ni Solomon, gagawin ko dito, hindi ko nga alam kung magiging loko-loko yung sasunod sa akin, eh, loko-loko nga. So, kaya sabi ko sa inyo, may mga time sa paglilingkod niyo sa Diyos na parang di mo alam, parang di ako napapansin. Okay lang yan. Amen? Hintayin mo yun. Siguraduhin mo lang ang Diyos natutuwa sa'yo. Again, hindi yung dating ng mabilisan eh. Minsan nga kasi, naalam mo pa nga lang, eh, malaman mo ba? So, pero pag ganyan ng Diyos, binibigyan ka ng tagumpay, lalo yung mga tagumpay na hindi pwedeng dayain. Napakaganda yan. Hindi kayo mag-isisi. Amen? So, yun lang.
So, approve ba kayo sa Panginoon? Magpa-approve tayo. Pastor, hindi pa ngayon eh. Magpa-approve kayo. Parang kami sa trabaho, ganun. May kailangan gawin para ma-approve. Daming requirement. Pero, kaya niya. Amen? So, okay, magmadali. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming mensahe ngayon. Napaganda po, Panginoon, ang example ni Paul, especially when we understand it in context, Panginoon, kung paano siya ginamit. Nung unang panahon, Panginoon, siya ay hindi kagamit-gamit. Actually, kalaban siya ng church, but siya po yung nagsipag, Panginoon, nagpakatotoo din sa inyo. At ngayon naman, ay siya ay ginamit niyo, Panginoon. Nung time na to, I pray na yun din po ang desire. Hindi kami magkumpara sa iba na mali naman ang measurement. I pray na malaman namin yung tamang standard and measurement. Doon kami pumasa sa inyo. Doon kami mag-ipon ng aming mabuting gawa. Dahil kami ligtas na. Maraming salamat po, Lord. Andito naman ang struggle sa Bible. Nasa church, ang pagkakataon, Panginoon. Masaan kami pwede namin may-practice at dapat may-practice, Panginoon, yung salita. So I pray na bawat sa amin dito, Lord, sa mga members, yun ang desire na magpa-approve sa inyo, Panginoon, at tuloy-tuloy, Panginoon. Dahil kayo naman po ay hindi natapos sa approval lang, hindi lang salita, kundi as we know, Panginoon, sa pangako nyo rin. Andun ang rewards dito sa lupa, Panginoon, especially sa langit, Panginoon. Nawa, yun ang aming desire. Pag-akit namin dyan, Panginoon, marinig din namin sa inyong mga bibig, Panginoon. Sinabi niyo, Lord, na welcome and approve kayo, sa approve kami sa inyo, Panginoon. Na kami po ay mabuting steward, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malulati. We pray also for our anniversary, aming mga activities, Panginoon, sa extension, Panginoon, na maging successful din. Ingatan niyo po bawat isa mga sakit, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, yung aming mga kailangan pa, mga kayo mag-provide. In Jesus' name we pray.